Ako si Teacher Grace. At ako naman si Teacher V. Kami ang makakasama nyo ngayong araw sa Super K Teleskwela. Handa na ba kayo sa ating aralin? Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mental, emosyonal at sosyal na kalusugan. Wow! Mukhang interesadong aralin yan! Tara na! At simulan ang ating talakayan at matuto sa Health 5! Tama! Siguradong magiging masaya ang pag-aaral dito sa Super K Teleskwela! Bago simulan ang ating aralin, suriin natin ang larawan ng dalawang magkaibang bata. Ano ang napapansin ninyo sa batang ito? Tama! Siya ay malungkot at mukhang may problema. Ano naman ang masasabi ninyo sa batang ito? Tama! Siya ay masaya at malusog. Bakit kaya ganyan ang kanyang itsura? Tama! Marahil siya ay may tiwala sa sarili. O kaya na may maraming taong nagmamahal sa kanya. Maaari din dahil marami siyang kaibigan. O di kaya na may positibo ang kanyang pananaw sa bawat oras. Sino ba sa inyo ang kagaya ng bata sa larawang ito? Pagsubok sa buhay. Ang pagkakas
Super K Kids? Sino ba sa inyo ang may maraming kaibigan? Mabuti yan! Masarap sa pakiramdam na may maraming taong nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Isang aspeto rin ng kalusugan ay ang kalusugang sosyal o social health. Ito ay ang kakayahang makihalubilo at makisama sa iba't ibang uri at ugali ng tao. Kung paano makisalamuha ang mga tao sa iyo, at kung paano ka makipag-ugnayan sa inyong lipunang kinabibilangan. Ano-ano ba ang katangian ng taong may kalusugang sosyal? Una, siya ay palakaibigan. Bukas sa pakikipag-komunikasyon. Marunong makisalamuha sa iba't ibang uri ng tao. Nauunawaan ang nararamdaman ng kapwa-tao. Nailalagay ang sarili sa sitwasyon ng iba. Kayang harapin at lutasin ang mga suliranin at tensyon. May tiwala sa taong nakapaligid sa kanya. May paggalang sa nararamdaman ng kapwa. Kayang tanggapin ang pagkatao o ugali o asa ng kaibigan at kamag-aral. At panguli, marunong makinig at umunawa sa saloobin o hinahin ng kapwa. Tandaan, ang pagiging malusog ay hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa mental, emosyonal, at sosyal na kalusugan. Muli, ating basahin at tandaan. Ang kalusugang mental ay ang abilidad ng isang tao na makapagpasaya sa buhay, kakayahang harapin at palampasan ang mga pasanin at hamon ng pang-araw-araw na buhay. Ang kalusugang emosyonal ay ang abilidad na kontrolin at pangasiwaan ang nararamdaman. Ang kalusugang sosyal ay ang kakayahang makihalubilo at makisama sa iba't ibang uri at ugali ng tao. Ngayon, Super K Kids, alam niyo na ang kalusugang mental, emosyonal at sosyal, pati ang mga paraan upang mapanatiling malusog ang tatlong aspeto ng kalusugang ito. Upang matukoy kung lubos ninyong naunawaan ang ating aralin, ating basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Alamin kung anong kalusugan ang itinutukoy. Isulat sa malinis na papel kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng kalusugang mental, emosyonal o sosyal. Handa na ba kayo, Super K Kids? Una, marunong makinig at umunawa sa saloobin o hinahin ng kapwa. Ang sagot niyo ba ay kalusugang sosyal? Tama! Sunod, madaling makaisip ng solusyon sa mga problema kinakaharap. Tama! Ito ay kalusugang mental. Ikatlong bilang, pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Mahusay! Ito ay kalusugang emosyonal. Sunod, walang tinatagong lihim o pagkukunwari. Magaling! Ito ay kalusugang emosyonal. Panghuli, nailalagay ang sarili sa sitwasyon ng iba. Tama! Ito ay kalusugang sosyal. Wow! Ganun pala yun, Teacher Grace! Ang pagiging malusog ay hindi lamang sa kalusugang pisikal, kundi pati na rin sa mental, emosyonal, at sosyal. Oo nga! Siguradong maraming natutunan ang mga kabataan natin ngayon. Sana ay inyong naunawaan at natandaan ang ating aralin sa araw na ito. Salamat at sinamahan ninyo kami sa ating episode ngayon. Ako si Teacher B. Ako naman si Teacher Grace. Magkita-kita tayo muli dito sa
eskwela.